kita nagustuhan dahil hindi kita makuha-kuha. Hindi ka katulad ng ibang babae, pero dumapo sa isipan ko na bakit hindi nga si Lena ang pakasalan ko. Hindi yun ang nangyari. Wala akong nararamdaman para sa iyo ngayon, kaya't walang kasalang magaganap. Ngayon, higit kailanman nagpapasalamat ako, hindi kami nangisip lahat. Hindi ikaw ang nauna sa akin, Baron. Great. Pare, maliwanag na senyalis yun. Baka nga, lang dapat mo nang hanapin si Lena. Malay mo, namalikmata ka kanina. Kaya nga, obit eh. Kinakabahan ako. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman. Kailangan ako ni Lena. Mga sir, thank you sa tulong nyo. Okay na ako. Sige po. Tika na. Tika na. Halika na. Huwag na matigas ang ulo. Letrang N! Kulot sa taas! Kulot sa baba! Puro ko na ba? Kulo, kulo ba? May biyak sa gitna! 33! Wala! Wala! May puro na ba dyan? Malapit na! Tangin pa na! Ikaw muna bumula! Ay, walang gagalaw ng pera ko, ha? Bilang ko yan! Ano ba? Mawawala ang swerte ko! Nay, mawawala talaga ang swerte mo kapag napuntahan ni Abel si Ate Lena. Ah, sabi mo? Narinig ko na nag-uusap si Abel at si Obet. Mukhang alam na ni Abel yung tirahan ni Kuya Baron. Oh, baka manggulo yun dun. Sa teritoryo talaga ni Baron? Abel, magugulpi siya dun at kapag nangyari yun, tawa ko na lang. Eh, paano kung... Ay, pangitanan yun. O kaya... Ay, nako. Wala ka na yatang magawa eh, no? Kaya kung ano-ano nang iniisip mo, alawin mo sarili mo. Lakad dun. Sige na. Hoy, ako na, hoy! Hoy, hoy, nandadaya kayo, ha? Hoy, hoy! May 30. Bola, bola! May puro na ba dyan? Sa letra! Kumusta? Hindi ka ba naligaw papunta Intramuros? Mahaba-ba pila. Ganun talaga dun. Lahat gusto makasampay. Pero malakas ang tsansa mo, sinasabi ko sa'yo. Hindi ko yata magagawang umalis eh. Hanggat hindi ko nakikita ulit si Lena. Nangako ka sa nanay mo ah. Kuya Ben, gusto ko lang naman makasiguro eh. Talagang masaya si Lena doon sa lalaking yun. Eh, paano hindi sasaya yun? Sabi nga ni Chaselle, mayaman ang pinapalit niya sa'yo. Eh, mukhang pera naman pala talaga tong ex mo eh. Kuya Ben, hindi mukhang pera si Lena. Hindi siya ganun. Hindi siya... Nagpapakasasa na yun sa kayamanan niya ngayon. At ikaw, paano? Hahabol-habol ka sa kanya? Hindi ka ba naawa sa sarili mo, Abel? Mag-isip-isip ka nga. Gagawin mo lahat ng iutos ko sa'yo. Dahil kapag pumasok pa dito sa kukote mo, itong kalokohang giyawa mo, malalaman na ng nanay mo ang lahat ng nangyari ko sa inyo ng sudol ko mo. Yun yata ang gusto mo eh. Tama yan, ganyan lang. Sa susunod na isipin mo pang suwayin ako, isipin mo lang ang nanay mo. Hindi ka na nga niya mahal, malalaman niya pang ikaw ang pumatay sa asawa niya. Hindi ko na ako matatakot. Ako na magsasabi sa nanay ko ng ginawa ko. Mas gusto ko pang makulong kaysa magamit sa'yo. Bitawan mo na nga ako! Bitawan mo! Gusto mo umalis? Ha? Umalis ka! Siguraduhin mo lang na hindi ka na ibabalik ng mga pulis dito sa pamamahay ko. Magkahanap ko ng pulis na hindi mo napabayaran. Oh man, you're so naive, Lena.
So naive. Hindi ako natatakot sa'yo. Uuwi na ako. Di umuwi ka! Nakabukas ang pintuan, umuwi ka! Basta tatandaan mo na si Abel ang magiging kawawa dahil siya ang ituturo ko sa pagpatay niya sa tsodolpo mo! Uwi! Your choice, Lena. Bago. Magpakabait ka lang, Lena. Alagaan kita dito. You're gonna be my number one girl. Diyos ko, kung ano man po ang plano niyo para sa akin, siguro naman hindi kasama din ang maging masamang babae. O ito na po ba ang parusa ko sa nagawa ko kay Chodol po? Pero alam niyong hindi ko sinasadya yun. Oy! Bakit walang pagkain dito? Ano ba? Ang ingay-ingay mo! Eh, bigyan mo na lang ako ng pera. Kakain ako sa bakit kanto. Bakit yung pera binigay ko sa'yo kahapon? Huwag mo sabihin inubos mo yung pantoma, ha? Puro ka bunga nga. Hindi naman ganun ka wala na. Wala akong pera! Na. Wala! Wala! Anong wala sinasabi wala mo? Wala nga akong pera. Napakakulit itong lalaking to. Nakakapisip. Anong walang pera? Eh, paano? Si nanay. Talo kagabi. Ayun, ayun. Magaling. Mahusay ka magbunga. Ikaw lang pala ang buwantas dito. Tama na, tama na. Itigil na bunga mo. Babawiin ko yung natalo ko kay Eva. Pero kailangan, humingi muna tayo ng pera kay Baron. Kinawang pala. Sinasabi ko na nga ba dito? Ay, Carol. Baka naman gusto mo kami ipagluto ng almusal. Sumipsip ka naman sa amin. Oo, sige na. Gutom na ako eh. Basta na, ya. Kailangan, bigyan mo ako ng pera buwan-buwan, ha? Nanay ni Desa, nakakapagpadala sa kanya ng allowance. Buwan-buwan galing ng Dubai. Dapat ako din. Bakit? Siya lang? Yun lang ba? Magkano ba ang pinapadala ng nanay ni Desa? Mas malaki yung sayo. Dahil ngayon, mas mayaman na tayo sa kanila. Sabi mo yan, ha? Oo! Totoo? Oo. Nga. Promise yan. Sandali lang, ha? Wala, magliluto na ako. Pupunta ng nanay mo. Hoy! Good morning, Lena. Breakfast in bed. Kain ka na. Ayokong kumain. Mas gusto ko pang mamatay sa gutom kaysa sumunod sa'yo. Alam mo, Lena, walang pilitan dito. Kahit kailan mo gusto umalis, pwede. Kung ayaw mo kumain, huwag. Magutom ka. Kasi patayin niyo mabuti si Lena, ha? Pagka may problema, tawagan mo lang si Gio sa baba. Nagbili na ako sa kanya. Yes, sir. Yes, sir, ha? Yes, sir. Isa pang problema galing sa kanya. Ikaw mawawalan ng trabaho.
napapalatawag ng tawag yung nanay ni Lena. Hayaan mo siya. Manghihingi lang naman ang pera yan eh. Lena, naghihintay si Congressman. Ano ba ito? Walang sumasagot! Nako, eh baka busy lang yung tao. May trabaho yun eh. Ito naman oh. Alam mo, Nay. Mabuti, papunta na lang natin sa Maynila. Binigay ba nila yung address nila doon? Hindi. Paano kung pinagtataguan tayo ni Baron? Ito talaga. Ikaw talaga, palibhasa. Sanay na sanay kang magtago sa mga pinagkakautangan mo, kaya ka ganyan eh. Aba, malay mo kung nagtatrabaho yung tao. Busy. Subukan mo ulit tawagan maya-mayang konti. Ha? Ito naman, oh. At saka, Nay, hindi naman tayo pwedeng pagtaguan nun. Papayag ba kayo na hindi tayo kasama sa kasal nila? Oo nga. Tsaka, doon ako hahanap ng mapapangasawa kong mayaman, oh. Tama. Hindi tayo papayag. Alam mo, mas mabuti pa. Para makatiyak tayo, ang gawin natin, pumunta tayong Maynila. Tama, ay, tama. Lang, paano tayo pupunta doon? Hindi naman natin alam kung saan nakatira si Baron. Leave that to me, Mother. Alam ko nang gagawin. Nasaan na ba kasi yung mga lumang damit ko? Eh, hindi ko naman susuotin yan eh. Ano bang nire-reklamo mo, Lena? Sila Kin nga papatay para makasuot ng mga brands na ito eh. Tapos ikaw ayaw mo? Pangmayaman to, bagay to sa'yo. Itibigay mo na lang sa kanila. Hindi ko susuotin yan. Halos kita na yung kaluluwa ko dyan eh. Ano bang kaluluwa? Tingnan mo tong isang to. Very conservative and classy. Mahaba, hindi tight-fitting, hindi plunging. Oh, tingnan mo. Oh. So, anong plano mo, ha? Magre-rebelde ka kay Sir B? Hindi ka kakain? Hindi ka magsusuot ng damit? Trabaho lang to, Lena. Hindi ibig sabihin, pag nagsuot ka ng malaswa, malaswa ka na rin. I mean, hindi ko sinasabi na malalaswa tong mga damit na gusto kong ipasuot. Gusto ko na umuwi. Gusto ko makita yung nanay ko. Lena, yung mga babae dito, libreng makita ang pamilya nila. Pero sa kaso mo, dahil ganyan ka, baka hindi na mangyari yun. Namuro ko siya, huwag naman ganyan. Pangako, hindi ako magsusumbong. Gusto ko lang talaga makita yung nanay ko. Huwag ako kausapin mo dyan, si Sir B. Pero good luck na lang kung payagan ka niya after mong tumakas. Mukhang good mood ka. Malaki ba binayad ni Congressman? Palato naman. Anong malaki? Humingi pa nga ng discount yung mokong eh. Pero alam mo, kanino ako natutuwa? Kay Lena. I just find it so cute and endearing kapag napaka-inosente pa nila yung tinuturuan mo pa ng tungkol sa kamunduhan. Kamarami nang alam, di na sila cute. Parang sila Kim. Oo nga pala yung ano, guard na ang shift sa umaga, si Noel. Sabi, may lalaki daw na nagpunta sa kondo kahapon, hinahanap ka. Teka, di ba nagsabi na ako na walang kliyenteng dapat makakaalam niyan? Yun na nga eh. Kaya tinanong ko rin kay Roxy kung may napagsabihan ba siyang kliyente. Wala naman daw. Pero base dun sa description ni Noella, parang yung nobyo ni Lena yung nagpunta. Kaya tinanong ko rin kay Leandra si Abel. Sabi nga nagpunta raw dito sa Maynila. Magbilin ka na lang dun sa mga lobby guards. Sabihin mo kailangan mas mahigpit pa sila sa mga bisita. Hindi na pwede magkita si Lena at saka si Abel. Sige, sabihan ko mamaya. Hi, Obet! Gusto ka naman? Bakit ka ba nandito? Pinapaalis mo ba ako? Ha? Hindi naman sa ganun.
Hindi lang ako sanay. Naiinitan ka ba? Bakit parang pinapawisan ka? Hindi, Carol. Ayos lang, ayos lang. Hindi, okay lang. Pupunasan kita. Hindi, okay lang talaga. Okay lang. Alam mo, Obet, pupunta kami ni Nanay sa Maynila. Bibisit tayo namin si Ate. Ah, talaga? Mm-mm. Sana nga masamahan mo kami. Kasi alam mo na, hindi kami sanay sa Maynila. Baka maligaw kami. Ah, madali lang yun. Sabi ng kaibigan ko, sa may babaan ng bus, papuntang Pasay. Malapit lang yun dun. Talaga? Mm. Lena? 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 Hindi ka raw kumain buong araw. Alam mo, hindi mo na kailangan mag-diet. Maganda na yung katawan mo, Asis. Baron, gusto ko sana makita ang inay. Para saan pa? Para magsumbong? Hindi. Hindi ako magsusumbong. Miss na miss ko na sila eh. Baron, gusto ko lang makabalita kung okay na sila. Kung nakalimot na sila sa nangyari kay Chodolfo. Sige na naman, ito lang naman yung hinihiling ko sa'yo. Kahit ano gagawin ko, lahat gagawin ko, payagan mo lang ako. Gagawin mo lahat? Bakit hindi natin subukan? Tingnan natin ang gagawin mo para sa pagkakataong makita mo ang nanay mo. Kitin mo ako. Hindi mo kaya? Then I guess you don't really want to see your mother that much. Trabaho lang to, walang personal. Hindi ka naman siguro yung pinangakahapon, di ba? Yung ganda mong yan, ha? Mapapakinabangan natin yan. Kikita ka dyan, kaya dapat matuwa ka. Kaya? It's okay. Matututo ka rin. But for now, let me do all the work. Ewan ko ba, pare? Mukhang lumalakas ata yung appeal ko eh. Simula nung umalis ka dito, pare. At ang sabi pa ni Carol, pare, ako na daw ang pinakagwapo ngayon dito. Pero kailan kayo pupunta kay Lena pala? Bukas daw. Ang sabi kasi ni Carol, magsusukat daw sila ng gown para sa kasal. Gusto mong makita tayo.
ako na lang kakamusta sa'yo para kay Lena. Natatakot akong maperahan palalo ng pamilyang yun, ibang klase sila. Hayaan mo silang umasa. Ang dapat mangyari ay hindi na makita ni Lena ang nanay niya o kahit sino pa na galing Bayumbong. Abel! Lena! Abel! Lena, kausapin mo ako! Abel, tama na! Lena! Lena, kausapin mo ako! Abel, tama na! Lena! Tama na! Abel! Lena! Abel! Lena, kausapin mo ako! Abel, tama na! Lena! Bitawan niyo ako! Ba't magpisakawakan niyo ako, ha? Abel, tama na! Pakausapin ko si Lena! Nay! Nay! May baron! Kamusta na ako kayo? Buti naman dinalaw niyo ako dito. Miss na miss ko na kayo, eh. Anong pa rin? Naisip ko pa rin si Dolpo. Sino kaya yung walang pusong kumawa nun sa kanya? Kawawa naman yan, nanay mo. Bigat-bigat ang dinadala dahil sa ginawa mo. Punti ka na akong madulas kanina. Si tatay kasi naglalambing. Pag-uwi na lang natin, bilhan natin ang pagkain ng tatay mo. Sige, ah. Ano, nay? Buhay ho si Chong?